Dati po akong mangininom, walang trabaho, hindi mahilig mag-aral, tatambay-tambay, painom-inom. Si Eric po ay bunso sa walong magkakapatid. Isang bata na masiglahin nung kabataan pa. Mahirap yung pinanggalingan namin pamilya. So nakatira kami sa squatter, yung nanay ko, tindera sa palengke. Ako po ay isang seaman at hindi ko po na-monitor masyado ang kanyang paglaki. Yung tatay ko, halos nakikita ko lang nung araw sa picture. So, pagka umuwi yan, galing ng abroad, naiilang ako na lumapit sa kanya kasi parang feeling ko nahihiya ako sa kanya. Ngayon, itong si Eric ay nagsisipag din naman na pumapasok sa eskwelahan. Pero siyempre, hindi natin alam kung talagang nag-aaral ba talaga siya. Nakikita ko rin na talagang si Eric ay laging inom. Misa nga, ano yan eh, nakikita ko magdamaga inuman yan. Nung tumagal na, ako naman, nag-abroad ako. Pagbalik ko, nagulat na lang ako kay Eric eh. Kasi ano na eh, ibang Eric na yung nakikita ko eh. Pagbalik ko, puro tattoo na siya eh. Kaibigan, kapatid, katropa. Lahat ng kalokohan, pinagdaanan namin yan. Halos minsan wala kaming laman yung mga tiyan namin. Makapag-inuman lang. Dati, magkasama kami ni alaga ng manok sa sabong. Hinahanda niya yung mga manok na panlaban. Yan, kinukondisyon niya. Pagkatapos ng sabong, yun, mag-iinuman na. So, yun yung daily routine nila, araw-araw. Dumating sa punto na yung mga magulang ko, nagagalit na sa akin, mga kapatid ko. Nagka-problema siya doon sa misis niya. Yung kahiwalay sila. Nasira ang family ko. Hindi naging madali para sa akin ang buhay. Buti na lang meron akong kapatid na concerned sa akin. Siya po yung nag-introduce sa akin ng JC Premier eh. Buti na lang, natauhan. Hindi pa dinatnan ng problema ang matindi. Hindi pa sasama sa amin eh. Awa ng Diyos. Ayun, tapos yun, sinama namin sa JC Premier. Nag-start ako sa JC Premier 2013. Nagpa-member ka agad ako kasi nagustuhan ko yung opportunity tsaka yung sistema nung business. So, Eric Santos, I can vividly remember when I was invited to sa JC Premier. When I was chatting him, di ba tayo tinitingnan natin profile? Pagtingin ko sa profile niya sa Facebook, I was so amazed. Bakit? Sobrang ang bago ng buhay niya. So I decided, sabi ko, ano ngayon kung professional ako at siya hindi masyadong professional. Pinagbigyan ko siya, to cut the long story short, nagkita kami. Then the rest was history. Papahanapin mo lang ako ng tao, kakausap ako ng tao, mag-i-introduce ako ng business. Pero babaguhin mo buhay ko, gagawin ko. Na-inspire ako tuwing nakikita ko siya. Dahil marami rin akong pangarap sa buhay na gusto kong marating, gusto kong maabot. Nagiging ehemplo siya sa akin na magkaroon ng lakas ng loob, sipag at tiyaga para ipagpatuloy ko ang nasimulan ko sa JC Premier. Nagamay ko na yung takbo ng negosyo hanggang sa naging madali na sa akin yung mga mahihirap na part. Hanggang sa dahan-dahan, nakikita ko na lang yung sarili ko na gumagaling ako sa business. Pinaka-priceless siguro yung makapag-travel ako ng libre. Pero because of JC Premier, halos yung buong Asia, naikot ko na. Maisip kung wala yung mga simple na mga payo niya sa akin, siguro hindi ko mararating kung ano man ako ngayon dito sa JC Premier. Yung care niya sa bawat distributor,
is pare-pareho lang. Ang dami niyang naituro sa akin, hindi lang dito sa JC Premier, kundi sa mga pang-personal na buhay namin, sa pang-personal na buhay ko. Kami naniniwala na si Eric ay isang instrumento na ginamit ng Diyos para siya ay makatulong din sa mga mamamayang Pilipino at hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Sana kung ano man siya ngayon, sana huwag magbabago. Yung ganun pa rin. Saludo ko sa iyo, Eric Santos. Hindi lang siya apply para sa akin, kundi isang kapatid, kaibigan, at kapamilya. Meron kang busilak na puso. Alam ko kasi yung puso mo kasi galing tayo sa wala eh. So alam ko, hindi ka nakakalimot na tumulong sa kapwa. Hindi na namin nakakainuman, hindi na namin nakakasama. Kaya nakakamiss din si Eric. So ngayon, salamat Rek, kasi nandiyan ka para sa akin. Kahit na magkaibang landas na tayo, masaya ako sa narating mo. Kasi alam ko, mabait kang tao. Mabait kang tao, Rek. Nagpapasalamat lang ako talaga kay God kasi minsan napapaisip ako kung bakit niya ako bilis ng ganito. Siguro alam niya na alam ko rin ang buhay ng pagiging wala kasi matagal naman na akong wala. At mukhang alam din niya na kaya ko ang responsibilidad na makatulong sa nakakarami, na makatulong din na maabot ng iba ang kanilang mga pangarap. Siguro ginagamit niya akong instrumento para makita ng lahat na kaya ng kahit sino na umasenso. Kinatutuwa ko na naging matagumpay siya sa kanyang hanap buhay, sa kanyang pagsisikap na mabuhay.